Alright mga kaibigan, ha, isang makulimlim na araw ng Miyerkules, nako Enero 9. Ha, at mainit na mainit ngayon yung mga panukalang magkaroon ng total gun ban mga kaibigan sa buong bansa, ha, dahil yung naganap dyan sa Cavite mga kaibigan, matindi yun, di ba? Yung isang lalaki na si Bae, ay ba, maraming napatay dahil bukod sa ano to eh mga kaibigan, langong-lango sa droga. Ah, yung isa naman niyang kasamahan na nagre-reload ng kanyang magazine eh ganun din positibo sa droga. Kung kaya't nadakip ng ating mga otoridad. At sa Zamboanga mga kaibigan at mayroon ditong gun ban. Pero ang allowed dito, yung pagbigay gun ban, ang allowed mga kaibigan na magkarga ng baril ay yung mga responsible gun owners na may mga license yung firearms nila at meron silang mga permit to carry. Etong permit to carry, maaaring ibig sabihin ito, maaaring dalhin sa labas ng kanilang bahay yung kanilang mga armas na lisensyado. Pero mahigpit na ipinagbabawal mga kaibigan na i-display sa publiko yung mga armas. Kahit may lisensya yan, may permit to carry yan, hindi mo maaaring i-display yan o hindi ka maaaring maglakad sa kalye na nakasukbit sa bewang mo yan unless na isa kang miyembro ng militar, ng polisya o kaya ng iba pang law enforcement agencies. Nakalagay yan mga kaibigan sa mismong card nitong permit to carry. At dahil sa mga sunod-sunod na patayan mga kaibigan, pati yung anong nakaraang New Year, di ba? Ilan ang namatay ng mga bata dahil nahagip ng mga stray bullets at marami rin ang sugatan. At hanggang ngayon hindi pa malaman yung kay Nicole, hindi pa alam kung sino talaga ang nagpaputok ng baril. Dapat gayahin na lamang nila yung ginagawa nitong si Mayor Rodrigo Duterte o Vice Mayor Rodrigo Duterte. Ng Davao City na kung saan ay pinagbawal niya mga kaibigan ang paputok sa Davao. Kita niyo zero casualties, zero injuries yung Davao City sa celebration ng kanilang New Year. At ang ginagamit ng mga tao sa Davao ay torotot. At saka yung mga motorsiklo sa sakyan na kinabitan ng tali at sa dulo ng tali ay meron itong mga lata. So pag umaandar yung mga sasakyan na yan talagang maingay yung lata. Nung maliit ako, ganyan din ang nakagisnang ko mga kaibigan, yung mga tricycle nagtatali ng mga lata sa kanilang mga hulihan at pati yung mga jeep at iba pang sasakyan. Itong matagal na nating sinasabi yan, dapat ipagbawal rin ng Zamboanga City at ang iba pang mga lalawigan, lungsod at bayan ang itong firecrackers dahil unang-una yung pollution na dulot yan sa ating mundo napakatindi. Makikita niyo yung smog o yung usok na sumasama sa ating klima. At imagine niyo mga kaibigan sa buong New Year celebration sa buong mundo gaano karaming bansa ang nagse-celebrate ng New Year. Kung kaya't balot na balot ang ating mundo sa usok chemical at malaking epekto nito sa global warming. Kaya dapat ipagbawal na rin yung firecrackers na yan. At yun sa panukala nitong si San Juan City Representative JB Ejercito Estrada, mga kaibigan, ay sinabi niya sa Philippine National Police na dapat talagang pagtibayin ang kampanya laban sa mga loose firearms upang matuldukan na itong karahasan na kinasasangkutan ng mga armas. Pag sinabi niyong loose firearms mga kaibigan, ito yung mga walang lisensya. Yung hindi rehistrado o yung rehistrado pero expired na, considered na loose firearms na yan. At itong panawagan ni JB Ejercito Estrada mga kaibigan ay ng isa pang mas matinding
gun control eh, dahil na rin sa maraming insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng baril o armas. At sa loob pa lamang mga kaibigan, itong buwan na to ay ayon kay Representative JB Ejercito Estrada ay nasa mahigit 20 na ang insidente ng pamamaril. O di ba kasama rito yung namatay na ano bata diyan sa Caloocan na tinamaan ng ano tinamaan itong stray bullet sa kanyang ulo mga kaibigan. Kita niyo naman si Nicole. Tapos yung shooting rampage nga diyan sa Cavite na pinag-uusapan natin kanina, kumitil yan mga kaibigan, siyam na buhay ang kinitil niyan. Nagaganap to noong Enero 4. At kamakailan lamang eh, 'di ba? Yung bumunga din sa atin yung palitang shootout diyan sa Atimonan, Quezon, 13 ang patay. Nang niratrat ng mga sundalo at pulisya ang dalawang montero sa isang checkpoint na di umano'y may karga ng mga gun for hire holdappers. Yung pala, napatid natin na away pala to sa control di umano ng illegal gambling o wetting. Anyway, sinabi naman itong si Representative JB Ejercito Estrada mga kaibigan na dapat talagang paigtingin pa ang operasyon ng ating kapulisan at ng iba pang mga law enforcement agencies upang mabawi itong tinatayang mga halos mahigit na kalahating milyon loose firearms o mga illegal weapons. Ang huling report yata rito mga kaibigan nasa halos 600,000 sa buong bansa yung loose firearms. Ito yung mga baril na hindi na rehistro na o expired na at hindi na nairehistro ng kanilang mga may-ari. At wala pa yung mga baril, mga armas na nasa kamay ng mga sindikato, ng mga criminal syndicate. Yung mga extortionist, mga rebelding grupo, wala pa yan. Wala pa dyan na yung mga armas na nasa kamay ng mga private armies. At iba pang mga grupo. At ang panawagan nga nitong si JB Ejercito Estrada mga kaibigan ay dapat ma-account mismo ng Philippine National Police itong mga illegal weapons o loose firearms dahil malapit na ang halalan mga kaibigan, sa Mayo halalan na at baka magamit to ng mga private armies ng mga ilang tiwaling politiko upang tahutin ang mga mamayan na bumoto sa kanila. At dahil dito ay talagang concern na concern to mga kaibigan si JB Ejercito Estrada dahil napakadami na ng balita na karahasan lalo na ngayong darating yung halalan diyan lamang sa lana, di ba? Nakita natin noong nakaraang eleksyon sa TV imagine pinagbabaril yung presinto, ilang mga botante ang pinatay diyan ng mga followers ng mga political clans. Kung kaya't challenge nitong si JB Ejercito Estrada mga kaibigan, itong si PNP Director General Alan Purisima na ipakita ang kanyang kagalingan na talagang mabigyan ng tuldok itong matinding problema ng peace and order na kinasasangkutan ng mga loose firearms o illegal weapons sa buong bansa. Pero dapat yan mga kaibigan, paano yung mga rebelde, ang daming armas, yung NPA, yung MILF, yung MNLF, di ba? Yung Abu Sayyaf, JI, Al-Qaeda, ay nako. Yung Kuratong Balilein, ay na, yung mga pulis na marami pang baril na hindi lisensyado, yung mga sundalo, mga politiko. Kawawa naman. Alam nyo mga kaibigan, kaya maraming mga sibilyan na nagdadala ng baril, ay dahil sa seguridad, di ba? Kanilang pamilya. Dahil hindi kayang pangalagaan ng mga otoridad ang kaligtasan ng bawat isa sa ating bansa. Ayat kailangan to mga kaibigan, mabigyan natin ng atensyon itong problemang ito dahil
marami ang nadadamay. Kaya kailangan kung meron tayong lisensya ng baril at meron tayong permit to carry ay maging responsable tayo. Yung mga nagdadala ng mga armas, kailangan itago natin sa ating clutch bag, sa kotse, at huwag nating i-display, bawal yan. Iwan din natin sa mga gwardiya kung tayo'y papasok sa mga mall, sa restaurant, sa pampublikong lugar. Bawal yan, mga kaibigan. At enough grounds yan para masuspende o makumpiska, ma-revoke yung iyong lisensya na ibinigay ng ating Philippine National Police. Tama din naman tong si Representative J.B. Ejercito Estrada, ha? Sa kanyang panawagan sa kapulisan, sa pamunuan ng Philippine National Police, na talagang puspusan dapat ang kampanya laban sa mga illegal weapons o sa loose firearms. Badya lamang sa Cebu Province, mga kaibigan, talamak. Talamak ang gawaan ng baril dyan. Diba sa Danao, ang daming gumagawa niyan sa bayan ng Danao. At yung mga baril na nanggagaling dyan sa Cebu ay bumabagsak yan sa mga security agencies. Although hindi naman lahat, pero mas marami dyan ang kumukuha, mga taga-security agencies. At syempre, yung mga nasa underground, mga sindikato. At dyan, makikita mo yung iba't ibang uri ng armas, mga kaibigan. Diba, makakita ka ng isang revolver na ang bala ay yung bala ng M16. Yan ang tinatawag na paltik, mga kaibigan. Yung paltik na baril, delikado yan. Dahil maaaring mag-backfire yan, maaaring kang ma-accidente. Ako, pag mamalas-malas ka, maaaring ka pang mamatay. Kaya dapat siguraduhin natin na ligtas ang lahat sa anumang uri ng karahasan na may kinalaman dito sa pagdadala ng illegal na baril. At syempre, yung pagkukumpiska sa mga illegal weapons. Dapat unahin muna siguro ng ating mga otoridad, mga kaibigan, yung mga sindikato, yung mga gun for hire. Dahil itong mga gun owners, hindi naman to kumuha sila ng baril para ipapatay nila sa ibang tao. Kaya sila kumukuha ng baril dahil nga sa proteksyon. Diba? At mahirap ang ano, bago ka makakuha ng baril, ang daming ano niya, ang daming papeles, NBI clearance, police clearance, barangay clearance, ang daming mga medical test, ang daming neuro psychological test. Yan, hindi basta-basta nakukuha yan. Kaya nga yung grupong pro-gun ay talagang nag-a-advocate ng responsible gun ownership. Sa Zamboanga lang, mga kaibigan, ang daming patayan, di ba? Sino bang pumapatay, di ba? Mga gun for hire, mga killers, mga murder for hire. Diba? Yan ang problema dyan. Yan ang dapat nilang tugisin. Mabuti na lamang itong si Superintendent Edwin De Ocampo, yung hepe ng pulisya sa Zamboanga. Napag-isip-isip na rin na dapat nang bumuo ng task force na siyang tutugis dyan sa mga killers na yan. Yan, task force hitman. Pero dapat noon pa ginawa yan nitong si Superintendent Edwin De Ocampo. Kasi matagal siya nag-OIC hanggang sa tinanggal siya sa pwesto, hanggang sa muli siyang naibalik. Ngayon niya lang ginawa yan. Dapat ganyan din ang ginawa ng mga ibang umupo dyan, sila Superintendent Mejia, tsaka yung anti-hoodlum division, department o task force yan, dapat i-maintain yan. At siguro katulad ng ginagawa ng Philippine Army sa ilalim nitong si General Daniel Lucero sa Lanao. At imagine, naglabas sila ng isang text number o cellphone number na kung saan ay maaaring magsumbong yung ating mga kababayan sa lahat ng uri ng kriminalidad. Aba, napaka-effective, sabi ni General Daniel Lucero, dahil nakasama namin tong si General Lucero nung isang gabi lamang.
At sinabi niya na talagang sa isang araw ay nakakatanggap sila ng hindi bababa sa 20 text messages na nagsusumbong o nagbibigay ng informasyon ukol sa mga masasamang gawain dyan sa Lanao, lalo-lalo na sa Marawi. Kung kaya't maganda ang resulta, marami silang na-intercept ng mga nag-gun running, mga droga, mga kidnapping in progress, mga kaibigan, napigilan nila, na-rescue nila yung biktima, nahuli nila yung mga kidnappers dahil sa mabilis na pagte-text ng mga concerned citizens dyan sa Lanao, sa Marawi, sa Marawi City. Kung kaya't hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung text number na inilalabas at nilagay nila ito sa iba't ibang bahagi ng kanilang nasasakupan sa buong Lanao. So I think dapat gawin din ng pulisya rito yung mga kaibigan dahil ikalat nila yung number na yan para makatulong. Hindi lamang sa Zamboanga, pati na rin sa yung mga kalapit na lalawigan tulad ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga Peninsula, yung Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, at sa Zamboanga del Norte. Ngayon kung mga kaibigan, kung walang text number yung mga otoridad, aba maaari niyong itawag sa 117 o kaya 166. Yung 117 mga kaibigan ay yung emergency number ng mga otoridad ng parang ano yan, pati yung 166 sa pulisya. Parang ano yan eh, parang yung sa Amerika mga kaibigan yung 911. Idadial nyo lang yung 911 sa Amerika ay mabilis na yung responde ng mga otoridad. Kunyari may sunog, tatawag sila ng 911. So may sasagot sa inyo dyan sa Amerika at magdi-dispatch kagad ng mga bombero. Same with the emergency medical cases. Ngayon sa Pilipinas, sa ating lugar, sa buong bansa, sa ibang lugar, except yung Davao yata, ang dama, meron silang sarili lang 911. And then, Zamboanga is 166 tsaka 117. Tandaan nyo mga kaibigan, lahat ng emergency, whether kailangan nyo ng polis, kailangan nyo ng militar, kailangan nyo ng bombero, kailangan nyo ng medical assistance, kailangan may bumaha, kailangan nyo ng rescue, maaari nyo tawagan ang telepono bilang 117. At ganun din sa 166. Ang alam ko kahit sa cellphone mga kaibigan, maaari nyo tawagan yan. Dati kasi kahit walang load, pwede na na-allow na makatawag sa mga numbers na yan. Pero hindi natin nasubukan na tawagan ng itong 166 tsaka 117. Pero malaking tulong yan. Kaya wag nating sasamantalahin o lulukohin ng mga ibang tao yung mga number na yan. Dahil pag tumawag kayo sa numero niyan mga kaibigan, sigurado registered na kagad yung number niya. So pag nanloko kayo, matitrace kayo, nako, maaari kayong makulong ng ilang araw dahil sa panloko. Bawal yan. Pero mga kaibigan, sa ibang banda ay nako, ito. Grabe ito mga kaibigan. 35 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa isang Pilipino na galing sa Hong Kong. Aray ko. Mabuti, maswerte ito at pumasok siya sa bansa. Kung doon siya napunta sa Saudi Arabia, sa UAE, nako, patay kang bata ka. O kaya, papunta siya ang Hong Kong or China, nako, bitay. At dahil dito ay patong-patong na kaso ang kakaharapin itong isang pasahero ng Philippine Airlines matapos itong mahulihan ng kilo-kilong shabu sa kanyang bagahe. Ayon kay Custom Police Officer Antonio Busalan ay nakilala nito ang nadakip na pasahero ng PAL na si Rowendo Arriata. Galing to sa Hong Kong. At ang ayon sa ulat itong si Busalan ay nagduda daw umano siya nang ayaw pabuksan ni Arriata ang pitong bagahe nito at ang masaklap ay inalok pa nitong si Arriata ng salapi itong si Busalan. upang wag na raw busisiin ang dala niyang mga bagahe. Nako. At sinabi pa ng
ng custom police ay na nakalagay ang mga pinaghihinalaang shabu sa mga karton ng gatas, kung saan ay bawat karton ay naglalaman to ng halos ng mahigit sa isang kilong shabu o methamphetamine, methamphetamine hydrochloride or poor man's cocaine. At ayon naman sa report ng nitong si Basilan ng custom police ay nagkakahalaga umano ito ng 35 million pesos. Nako. Imagine, meron kang dalang mga maleta, tapos i-inspeksyonin ng custom, sabihin mo sa custom police, huwag niyong bubuksan yan. Eto, salapi, huwag niyo lang buksan yan. Ay, nako. Asan kaya utak nitong si... si Rowendo Arriata. At imagine sinibukan niyang i-bribe yung custom police upang hindi nabuksan yung kanyang bagahe. Di lalo naghinala yung mga otoridad. Hindi kayo natututo. Alam niyo itong mga drug mule na ito, mga kaibigan, ha? Talagang mataas yung risk na ginagawa nila upang magkaroon ng pera. Yung mga iba nga dyan, mga kaibigan, ha, nilulunok yung cocaine. Nilalagay sa isang kapsula yung cocaine na sinlaki siguro ng... siguro malaki pa sa daliri natin, sa hinlalaki ng ating daliri. Ganun kalalaki, ganun kahaba ang nilulunok nila. Siguro ang laki nyan, mga kaibigan, mga dalawang daliri natin. Ibilugin yan, ipagdugtungin yan, pagpatungin nyo. Ganun kalaki ang nilulunok ng mga drug mule. Nilulunok nila yan, mga kaibigan, upang maidaan sa airports, upang wala makapkap sa kanila. Pero merong airport kasi na pagdaan mo, may x-ray. Lalo-lalo na sa Amerika. Pagpasok mo dyan, ako, may x-ray dyan sa mga airport. So, kita na lahat ng mga nilunok mong mga cocaine. So, huli ka pa rin. Kung katulad sa Pilipinas, wala namang airport, pagpasok kung may nilunok mo yung mga cocaine, maaari mong ipasok talaga. Dahil sa ating bansa, sa Ninoy Aquino International Airport ay kulang ang facilities natin. Kaya ilang beses na rin nabatikos ang ating international airport. Hindi lamang sa kakulangan ng mga facilities, kundi sa peligrong nakaamba. Dahil nung kailan lamang nag-ulat tayo, yung last month lang, di ba? Meron nabagsakan ng isang Hong Kong tourist, nabagsakan ng isang piraso na nanggaling sa KISMET. Piraso ng KISMET, nalaglag. Nako, itinakbo ito, mga kaibigan, sa St. Luke's. Alam nyo, pwede magdemanda yung mga pasahero dyan. Nako, pag dalaglagan kayo ng isang bagay at nasugatan kayo, pwede nyo idemanda ang airport. So, yun ang matindi dyan, mga kaibigan. Dahil ibinribe niya yung custom police ngayon, naharap pa siya sa kaso. Kawawa naman. Kung may pamilya to, kawawa yung anak mo, kawawa yung pamilya mo dahil sa drogang daladala mo na galing pa sa Hong Kong. Ay nako, mahirap yan. At sa ibang banda, mga kaibigan, nako, maswerte itong ating mga senador, ha? At nakatanggap sila ng regalo kay Manong Johnny, ha? Si Senate President Juan Ponce Enrile. Nakatanggap sila ng Christmas gift pala na umaabot sa 1.6 million bawat isa. 1.6 million ang ibinigay na pamasko nitong si Manong Johnny sa mga bawat isang senador. At tahimik yung mga senador. Sana yung binigay sa inyo ni Manong Johnny, ibinigay na lang ninyo sa mga biktima ng bagyong Pablo dyan sa Compostela Valley at Davao Region. Kung talagang concern na concern kayo sa sitwasyon ng ating mga refugees dyan, ng mga apektado ng bagyo, ay sana ibinigay nyo na lang. Diba? At talagang galant ito, mga kaibigan, itong si Manong Johnny. At katulad ng kanyang anak na si Cagayan Representative Jack Enrile ay napakagaling.
At galanteng-galante rin. Si Jack Enrile, mga kaibigan, ay tumatakbo sa pagkasenador sa darating na Mayo sa ilalim ng United Nationalist Alliance. Katulad din ni Representative J.B. Ejercito Estrada, na anak nitong si dating Pangulong Erap Estrada, ay tumatakbo rin sa pagkasenador sa May 2013 elections ngayong taon. At pareha itong si J.B. Ejercito Estrada, mga kaibigan, at si Jack Enrile ay halos palaging top-notcher sa mga different surveys ng Pulse Asia Incorporated at ng Social Weather Station. So hindi na nakapagtaka, mga kaibigan, kung mag-top sila sa halalan sa Mayo. Ay at sigurado itong magwawagi itong sina Representative J.B. Ejercito Estrada ng San Juan City at si Representative Jack Enrile ng Cagayan. Dahil sa kanilang kagalingan, sa kanilang posisyon, sa kanilang trabaho, at pareho silang nasa una, nasa United Nationalist Alliance, nitong si Vice President Jejomar Binay. Pero nagpapasalamat tayo sa ating mga supporters, sa ating mga readers, at sa ating mga advertisers, sponsors, at mga partners dito sa Mindanao Examiner Tele-Radyo. Meron itong Tele-Radyo, mga kaibigan, ay napapakinggan ng live every 10 o'clock in the morning sa MindanaoExaminer.com at sa livestream.com/MindanaoExaminer. At napapakinggan din ito sa Mindanao Examiner Television Channel 54 sa Zamboanga City, at sa Mindanao Examiner Television Channel 63 sa KISMET Cable at Pagadian City Cable, dyan naman sa Zamboanga del Sur, of course sa Basilan. At yung kung gusto nyong magpalagay ng mga television ads, ay maaari nyo kaming tawagan at makikita nyo ang aming numero sa ilalim ng inyong television screen, o sa 062-992-5480. At siyempre, bukod sa television at sa Mindanao Examiner Teleradyo, yung website natin, mga kaibigan, yung MindanaoExaminer.com, umaabot yan ng 2 million hits every month. Ibig sabihin niya, mga kaibigan, 2 million ang tumingin, nagbasa ng balita, tumingin ng litrato, nanood ng video sa website ng MindanaoExaminer.com. 2 million hits nung nakaraang Agosto, mga kaibigan. At siyempre, yung ating weekly regional newspaper, yung Mindanao Examiner Newspaper, mga kaibigan, isang weekly regional newspaper to na nagsisirculate sa malaking bahagi ng Mindanao. At siyempre, yung ating Mindanao Daily Newspaper, ayan naman, mga kaibigan, araw-araw. At ang ating Business Week Mindanao, sa lahat ng inyong publication, whether sa television, sa ating mga pahayagan, ang Mindanao Examiner Weekly, ang Mindanao Daily Newspaper, at ang Business Week Mindanao. Pag kailangan niyo ng advertisements, publications, lahat ng uri ng publications sa dyaryo, paari kayong tumawag sa 062-992-5480 sa lahat ng inyong advertisements. At siyempre, nagpapasalamat kami uli sa inyong lahat, sa mga nagbabasa, bumibisita sa amin araw-araw, nakikinig sa Mindanao Examiner Teleradyo, at ang ating mga sponsors, partners. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong suporta sa Mindanao Examiner. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Sagad na tayo sa ngalan ng aming direktor, si Greg Liana, sa lahat ng buong buo ng Mindanao Examiner. Ito pong muli inyong abang lingkod, alas 5 po lamang, nagsasabing bye-bye!